Hi guys, welcome ulit sa aking channel. Sa video na to guys, ay tuturo ko naman sa inyo kung paano ang paggawa ng pattern ng vest or chaliko. So ginagamit din po ito ng mga estudyante na pang ibabaw nilang damit. Or madalas nyo makikita rin to sa mga barangay tanod yun. Yung pinagamit nila mga vest. So itong gagawin natin is pattern lang po muna, saka na yung pagbo. So una, wait pa ko lang ulit. Ayan, dito. Ito yung ating centerfold line dito. Ayan. So ito ang sukat ng shoulder niya is 16 and a half. Ang kalahati nun is 8 1/4. So dito po siya. Ayan. Tapos sa sukat naman ni Queen niya is 3 and a half papunta dito. And then mula naman dito, susukat tayo pataas ng 1 1/4. Then mula dyan, ikukunig naman natin to sa shoulder dito. Then ito naman guys, mula dito, ikukunig naman natin to dito. Ito magiging back. So next naman natin gagawin yung sa armhole. Ang armhole niya is 20. So ang kalahati nyo is 10 inches. Mula doon, susuka tayo ng 10 inches. Siya. Tapos, yun na maging armhole width natin. Next naman yung lalagay sa chest. So, susuka ng chest niya is 38. So 38, i-divide natin ng 4 is 9 1/2. So 9 1/2, dito po siya. Ito yung ating magiging chest line. Ito guys, para sa back lang po ito. So ikukulit natin ito kapunta doon. Then, so itong 9 1/2 na to, ilalagay din natin dito sa baba. So magdadaglag lang tayo dito ng 1/4. So bali magiging 39 ang kabuuan nito. Tapos diretso na natin 'to. So ito po yung back parts. Ngayon, bubukuin na natin siya. So dito, maglalagay lang tayo dito ng 1 1/2 na allowance sa laylayan. 1 1/2 guys, sa fold ng hemming allowance ito. Yan. So, gupitin muna natin siya. Gupitin ko muna siya para sa back parts. So, walayin natin yung front. Pins pattern to guys, mag-alawans na lang sa tela kung maglagay ng alawans. So ito yung back natin. So yun naman is gagawin naman natin yung para sa front parts. So kunin muna natin yung mga sukat niya. Tandaan lang natin, saka natin detention mo yan. Tapos sa chest. And then sa length ng damit. Ito yung length ng damit. Tapos itong side. So ngayon, ibuwitan na natin siya. Ito ang para sa front.
ilalagyan natin ulit yung sukat nun. 3 1/2 sa liquid, tapos sa 8 1/4 naman. Sumula naman dyan, pababa tayo ng 1 inch. Then, kulit natin to dito para sa front. So, dito naman sa neckline, mula doon, suka tayo ng 7 1/2. Dahil ito po ay V-shape. And then, yung sukat niya ng chest is 38. Ang 1/4 nun is 9 1/2 po yun. Curve naman natin to mula dyan punta dito para sa shoulder, armhole. Then, fix naman natin to. So, ito na po yung front parts, guys. So, dito sa placket niya, so, ito po ay hidden button placket. So, magpa-plastay tayo 1 1/2 dyan, pati dito. Kasi ito, instead na maglagay tayo ng piecing dito, gagawin natin is, ipapulda lang natin to pinaka-piecing. One in one half hanggang dyan. Oops. So, dito naman sa laylayan, guys. Sa laylayan, ang harap ng laylayan nito is pa-B. May korte sa B-shape. Sa B-shape siya. Ito po yung design niya. So, mula dyan, susuka lang tayo ng 4 inch. Dyan. And then, pag-ano naman natin siya. Or kahit tumaas ka pa ng 5 inches nito, guys. Kahit 5 inches pa yan, pwede pa po. Tapos, sa iba namang design, guys, ganun sa gilid, may binagpaganan din. Pero ito sa harap lang po. So, ito na po yung ating front. So, gumitan ko lang to siya. Ito yung allowance para sa placket niya. Then, ganun din dito, 1 1/2 din siya. Fold na lang natin. Fold lang din po ito. Then, hemming allowance. 1 1/2. Gayun din dito. Yan. So, pwede na natin siya lupitin. So, biyak to, guys. Kalahati lang po nito. So, putulin ko lang siya. Sama na alawas ito, guys, dito sa placket, ha? Dito sa side pag sa tela ka nalang maglagay ng sewing allowance. So ito finish pattern po. Gali natin to. So, dito sa placket, ito yung mga sa pag-anyo. Para pagka nag-joint shoulder ka na, pantay pa rin po dito. So, ito po yung front. So, pag pinahin mo to, guys, papunta dyan. And then, meron pa itong under placket dito para naman sa button hole.
ganyan siya. Yan. Ganyan po ang ating front parts nito. So ito po ang butonis niyan. Nasa loob dito kasi hidden button kasi ito. Hidden button placket. So yun na po siya. Ito po yung front guys. So meron po itong packet. So ang packet niya, sukat ka lang dito ito in 1/2. And then, sa packet ito guys, dipindi kung gano'ng kalaki ilalagay mo dito. So ito pwede 4 inches. 3.5 hanggang 4 inches. Pero ito guys, ayan ito, weld packet po ito. Ganyan lang po siya. Ayan, kabilaan po siya, mayroon siyang packet. Nandito naman po yung logo. So ito na po ating front. Dalawa to guys, times to. Pagka tinabas po sa tela. Dito naman po yung back. Ayan. Yung iba nito guys, mayroon po siyang pleats dito or tacks. So kapag may tacks po nito, may pleats dito sa likod, mag-a-adjust ka pa po dito ng 1 inch para sa yun. Dito lang sa ano, para pag pinis mo na ganyan, sakto pa rin sa sukat niya dito. Ito wala naman po siya, bali clean lang po siya, simple lang po siyang design. Wala na, hindi na po nilagyan ng tacks or pleats sa back at saka sa front. So ito na po yan guys. So dito naman ang facing naman nito sa back parts. So kukunin mo lang siya dito. Yan. Bakat mo lang yung liig nito. So ibabakat mo lang yung neckline nito pag ganyan. Yan. So 1 in 1/2 din po yung facing dapat na ilalagay mo dyan para kasinlapad ng pinaka-facing niya dito. Itong pole na to. Dapat 1 in 1/2 pa rin po. Or pwede pa siyang lumaki. Pero 1 in 1/2 pwede na po ito. Ito po yung facing niya. So pag kinain mo siya, pag ganun yun. Tatayin mo sa ibabaw, then invert mo pa ilalim. So tatayin ko din naman ito, makikita nyo rin po ito. Ang papalit ito buhay. So ganun din po ang gagawin nyo dito sa... So gagawa ka din po ng facing niya pa po, na parang ganito rin. Tetress nyo lang po rito, front and back. Yun na po magiging facing. So ang purpose dun guys, para may tago yung row edge na dito sa shoulder kasi po wala naman tong sleeve, walang sleeve po ito. Ang lapad nun tahin mo dito is 1 inch lang dapat, 1 inch po yung tahin niya, yung bawat yung tahin. Ito yung tahin niya. Yan. Ganun din dito, 1 inch lang dapat ang lilito na tahin po dyan. Pero yung facing mo, 1 in 1/2. Yan. So, ganyan po ang ating facing niyan dito sa loob. Ganun sa front, ganun din po ang paggawa nun. Kanaka-due shoulders. Ganito lang po yung tsura niya. So, yan. So, yan guys ang ating ano. Yung dito po sa joint shoulder, importante po magkatapat po ito dito. Sa joint shoulder guys, importante magkatapat po ito. So ito na po yung ating pattern ng vest or chaliko. So ito yung front and yung back.